Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa forma at scaffolding ng biga. Yan po yung tatalakayin natin sa videong ito. Napaka-importante po ng topic na ito kasi marami po raw nahihirapan no, dito sa pang-estimate ng scaffolding at saka ng forma ng biga. Sa totoo lang po kung titingnan natin, no? Para po siyang complicated. Pero meron po tayong technique para ma-estimate po natin ng madali yan. Dito po sa video ito, ibabahagi ko po yan. No? Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Sigurado po may matututunan kayo sa video ito. Bali, umpisahan po natin yan sa computation ng forma ng biga muna. Dito sa computation ng forma ng biga, mga boss, no, meron tayong given. No? Ang haba po ng biga natin dito sa kukompute natin, 4 meters. Bali, ang depth po, no, yung lalim po ng biga, 0.55 meters po yun. No? Or 550 millimeter. No? Bali, ang base po ng biga natin, 0.3 meters or 300 millimeter. Ayan po, 10 biga po ang kukompute natin dito sa video ito. Ayan po yung step by step na kukomputin po natin yung forma ng biga muna. Bali, kailangan po natin kumputin yung area ng biga. Yan po yung unang step na kukomputin natin. No? Okay, dito po sa biga, no? Area ng biga, ang tandaan lang po natin sa pag-compute ng area ng biga, bali, tatlong side po yung kukomputin natin. No? Ito pong side na nakikita natin ito. No? Isa, tapos yung kabilang side, pangalawa po yan, at saka yung sa baba, yung base. No? Bali, kukunin natin yung tatlong area na yan. Kaya lang, tandaan lang po natin no, yung lapad ng plywood sa baba. Meron pong dagdag ito. Kung 0.3 lang po yung base ng biga, yung pong plywood po natin, lalampas po yan ng 0.05 kabilaan. No? 0.05. 50 mm sa kabila, 50 mm din sa kabila. Bali, 100 mm po ang idadagdag natin sa plywood. Sa lapad ng plywood, no? Bali, kung 0.3 meters po yan, or 300 mm, plus 100 mm, dahil 50 plus 50, 100 yun. Bali, 400 mm po ang plywood natin, yung lapad, no? Ayun po yung dapat nating tandaan, kasi baka magkulang po yung materials natin, no? Ayan po. Pag mag-estimate tayo, 10 biga po kasi yung kukomputin natin, no? Para mabilis po yung computation, no? Kukunin po natin yung perimeter ng tatlong side ng biga na yan. Tapos i-multiply po natin sa total length ng biga natin. Ayan po yung pinakamabilis na paraan para makompute yung area. Kailangan po natin yung area para makompute po natin yung bilang ng plywood, no? At saka yung frame po. Ayan, no? Yung may 2x2 na kokolumber na yan, kukomputin din natin yan, no? Yung naka-frame dyan sa biga natin sa forma. Ayan po yung, bali ang computation ng area mga boss, eto na, no? Bali ang depth natin is 0.55 meters, ang base natin 0.3 meters, tapos yung number ng beam, 10 yan, ang haba ng biga natin, 4 meters, ayan yung mga given natin. Ang total length natin, syempre 4 meters times 10, no? Bali, 40 meters yung total length natin. Yung perimeter naman natin, 0.55 meters, ito yun, no? Bali, plus 0.55 meters dahil meron din sa kabila. Plus 0.3 meters, ito yung base na 0.3 meters. Nakalagay naman po, 0.3 meters yon. Kaya lang, magdadagdag tayo ng 0.1 meters. Kaya sinabi ko, merong 50 mm dito sa kabila, at saka dun sa kabila may 50 mm doon. Bali, 0.1 meters po yun, or 100 mm, no? Bali, 0.55 plus 0.55 plus 0.3 plus 0.1. Ang perimeter po natin, 1.5 meters po yan. Once na-compute na po natin yung perimeter, yung total area po, madali nang compute niya na total area is equal to total length lang times yung perimeter natin. No? Ang total length naman natin, 40 meters times yung perimeter na 1.5 meters. Ang total area natin, 60 square meters po yan. No? 40 times 1.5, 60 square meter. Ayan po yung area ng tatlong side ng biga.
Since na-compute na po natin yung total area, madali na pong ma-compute yung bilang ng plywood natin, no? Or minsan na pinolic board na po yung ginagamit natin. Kasi ang sukat ng pinolic board tsaka ng plywood, parehas lang po yan, no? 1.2 meters by 2.4 meters yan. Yung area po nila, 2.88 square meter yon. Yung isang area ng plywood or pinolic board, no? Number ng plywood natin, yung formula niya, total area lang, di-divide lang sa plywood area, no? Plywood natin, yung piraso niya, 60 square meter, total area yon, divided by area ng isang plywood na 2.88 square meter, no? Yung plywood natin na 20.83. O sabihin natin na 21 pieces na po ang bibili natin, no? Ang kapal po ng plywood na gagamitin natin, 1 half inch, no? Yung thick. Bali 21 pieces na 1 half inch yung thick. Yung frame naman po natin, yung suportang ng kahoy, bali 2x2 po, no? 2 inches by 2 inches ang gagamitin natin, no? Yung wood frame natin. Ang suporta pong kahoy natin, kung ilang board feet, no? Ang formula po niya na number ng plywood, no? Times board feet per plywood. Dito po, bali 21 na plywood yung gagamitin natin, itatimes lang natin ng 18.66 board feet bawat plywood, no? Ang answer po natin, board feet ng frame, no? Is equal to 392 board feet po. Ayan po yung board feet ng frame natin. Ngayon ang tanong po, saan po galing yung 18.66 board feet na yan? Yan po yung ipapaliwanag ko sa susunod. Eto mga boss, no, yung pinanggalingan ng 18.66 board feet, no? Ayon dito sa table ni Max Pajardo, no, sa libro niya, no? Pag gumamit daw tayo ng frame, no, na 2 inches by 2 inches, tapos gumamit daw tayo ng 12 millimeter or 1 half inch na kapal ng plywood, meron tayong 18.66 board feet per plywood. Ayan po. Ginamit po natin yung libro ni Max Pajardo, no, yung table niya. Ayan po, no. Ayan po yung gagamitin natin. Dito po pala sa table niya, no, kung gagamit kayo ng 1/4 inch na kapal, 25.06 board feet daw po ang magagamit nyo. Kung 2x2 po yung frame, ha. Kung 2x3 naman, ito po, 37.6 board feet daw po, na. Ayan. Ayan, na. Okay, kaya lang tayo po, gagamit tayo ng 1 half inch thick. 18.66 board feet po yung ginamit natin. Punta naman po tayo sa computation ng scaffolding naman. Kaya lang mga boss, no, bago po tayo pumunta sa scaffolding computation, na shoutout po muna po pala, no? Si Reynald San Agustin, no? Ayan po yung kabalin na napakagaling po magturo ng gitara, no, sa vlog niya. Ang pangalan po ng channel niya, Reynald San Agustin. Sana po panoorin niyo yung mga video niya. Napakaganda po ng video niya. Mga kabalin, panoorin niyo po yung channel, mga video sa channel ni Reynald San Agustin. Okay, punta naman po tayo sa computation ng scaffolding, no? Ang computation po ng scaffolding, bali ganito lang po, no? Since alam na po natin yung total length natin na 40 meters, no? Kasi 4 meters times 10 meters times 10 lang po 'yon, no? Bali 40 meters 'yan. Yung vertical support po, no, board feet na 2 inches by 3 inches ang gagamitin natin. Pag sinabi pong vertical support, ito po yung nakatayong kokolumber na yan, no? Na scaffolding. Ayan po, no? Yung hinahawakan ni Kuya, no? Ayan po. Yung horizontal support naman po, yung inaapakan nila. Ayan po, yung nakahiga na kokolumber. Ayan po yung horizontal support. Per meter length po, meron na pong ano yan, no? Board feet yan. Ayon sa table ni Max Pajardo, no? Ang computation po niyan, yung formula ng vertical support, kung 2x3 po ang gagamitin natin, total length times 6 board feet per meter length, no? Bali 40 meters times 6 board feet per meter length, bali ang vertical support po natin 240 board feet po, no? Yun namang horizontal support natin, 2x2 lang yung gagamitin natin, no? 2 inches by 2 inches na kokolumber. Total length times 4.7 board feet naman per meter length.
per meter length po ng biga yun, no? Yun po ang ibig sabihin, no? 40 meters times 4.7 board feet per meter length, ang horizontal support po natin, 188 board feet naman. Bali, ang table na ginamit natin na mga boss, ah, ito po yun, no? Bali, beam ito, bali, board feet yan per meter length po ito. Bali, ang vertical support po, ito yun, no? Kung gagamit tayo ng 2 inches by 3 inches, ito po yun, 6 board feet po yun, no? Bali, kung 2 inches by 2 inches naman, yung horizontal support natin, ito, 4.7 board feet po. Ito po yun, no? Ito pong dalawang naka-box na ito yung ginamit natin. Ayan po, no? O, punta po tayo sa ibang computation. Bali, ito na po yung computation sa summary, no? Yung kailangan po pala nating plywood, bibilin sa 10 biga, no? 21 piraso na 1/2 inch ang kapal. Ayan, no? Sa board feet ng frame naman, 392 board feet. O yung suporta dun sa forma ng biga, no? Na 2 by 2 na kokolamber, no? Tapos yung vertical support naman natin, 240 board feet ang nakuha natin. Yung horizontal support naman natin, 188 board feet. Bali, yung plywood natin, 21 pieces. Ito na po yung total, no? O po, 1/2 inch thick na plywood. Ayan, no? Kung pinuli kang bibili nyo, 21 pieces din po yun, no? Parehas lang naman po yung size nun, no? Bali, yung board feet naman po ng kahoy natin, kung ito-total po natin yung sa frame, sa vertical support, horizontal support, ang bibilin po natin, itotal po natin yung tatlo, 820 board feet po. Ito po yung total, no? 21 pieces na plywood at saka 820 board feet na kokolamber. Ayan po, no? Yung plywood po natin, 1/2 inch thick po yun, no? Okay, ayun lang boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video ko, sana po pakipindot nyo lang yung like, subscribe, no? At saka notification bell sa baba. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.